Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my YouTube channel. Well, siguro mga ka-Aldab, sari-sari kong komento o comment ang nabasa nyo mga ka-Aldab. Sa update ko na yan mga ka-Aldab, o sa sinabi ko po tungkol kay Batang Makulit, well, pinaliwanag ko naman po sa inyo mga ka-Aldab, at alam ko naman po na sang-ayon din po kayo sa aking mga sinasabi. May pagkakataon pong hindi man yan si Bebe Teo, ang ibig ipahiwatig lang po kasi ni Pisoy, malapit na pong matapos o malapit na po talaga nilang ilabas si Bebe Teo. Ito po yung patunay na pagdating po dyan, kumbaga, nagpapahiwatig po sila. Lalong-lalo na po rito sa picture na nakikita nyo. Bakit kailangan mo pang ilagay yan? Bakit kailangan pa po? Hindi po ba? Dito na lang mga ka-Aldab, mapapansin nyo na na talagang may kakaiba. Hindi po ba? Hindi ko sinasabi to mga ka-Aldab dahil marami pong nagsabing hindi talaga si Bebe Teo yun. Wala naman po tayong pinunto dahil alam po naman natin na hindi naman po talaga ilalabas agad-agad yan ni Tisoy na literal. Hindi po ba? Kasi kailangan niya munang matapos lahat ng kanyang kailangan gawin bago po ilabas. Hindi po ba? Ito lang po yung patunay natin na main card is real. Ang ibig kong sabihin mga ka-Aldab, na kapag ka dumating na po ang puntong ilinlabas na ng mag-asawa si Batang Makulit, yan po yung punto na kung saan mga ka-Aldab matatapos na. Hindi po ba? Kasi nga mga ka-Aldab, hindi po natin masasabi hanggang ngayon dahil nga po yung kontrata ni Tisoy ay hindi pa po natatapos. Malalaman nyo naman niya mga ka-Aldab, once na matapos na yan, siyempre dito rin po sa channel natin. Hindi po natin makuha talaga kung anong eksaktong buwan matatapos ang kontrata ni Tisoy. Marami po ako sinagsasabi na in-extend daw dahil nga po sa quarantine, at medyo hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero kapansin-pansin nyo naman po na pagdating po sa isang segment na ganyan sa GMA Network, gamit na gamit po talaga yung Aldab. Unang-una, balik trabaho agad. Pangalawa, top endorser na naman po ng Pilipinas ang dalawa. Hindi po nagpapatalo si Mengay kapag ka may bagong endorsement si Tisoy. Ito po yung laging pinag-uusapan na mag-asawa, na kung tatanggap yuk ka, laging sabay po tayo. Hindi po ba? Napapansin nyo po ba yan mga ka-Aldab? Well, correct me if I'm wrong kung hindi nyo agad-agad nakikita yan, lalo na po sa social media. Napilit pong ikinukumpara lagi. Pero pag usapang mag-asawa, iniiba po nila. Kumbaga yung topic mga ka-Aldab, hindi na katulad ng dati. Ang ibig kong sabihin, iniiwasan po nilang pag-usapan. Kasi kung titignan nyo mga ka-Aldab, mula noon hanggang ngayon, parang walang pinagbago. Hindi po ba? Kahit sabihin na po natin na tinanggal po talaga ang Aldab after 2 years na walang movie, walang teleserye, guest lang, mawawala na po yun, hindi po ba? Karamihan pong artista, lalo na po sa part ng GMA Network, na kapag ka naghiwalay nga lang ng 3 months, malabo na pong magkabalikan at malabo na pong magsama. Hindi po ba? Pero kay
Tisoy at Mengay, 2 taon, mga ka-Aldab. 2018 po, inilaglag nila ang Aldab. Naakala po nila, ganun lang po kadali. O parang sinabi nila, sige, tanggalin nyo na yung Aldab na yan. Ilang buwan lang naman yan, mawawala na yan. Ito po yung pinakamaganda ron. Taon na, pero hindi pa po nawawala. May mga bagay-bagay, mga ka-Aldab, na kung titignan ninyo sa dalawa, komportableng komportable na po sila sa isa't isa. Hindi po ba? Ngayong 2020, magkakaalaman na po talaga na kung saan po ay hinihintay lang po natin ang pagbabalik ng live ng Itbulaga. Kaya nga po, mga ka-Aldab, doon po sa mga taong pilit pong gumagawa pa rin ng issue na eto, mga ka-Aldab, latest po dito, bagong-bago at mainit na mainit. Dahil nga po may live stream po o may live po sa Instagram si Mengay, ganito po yung ginagawa po nila. Ang sabi po daw nila, mga ka-Aldab, ang magiging guest po raw doon si Mr. Quarantine, na sinasabi po raw ng MAC lipstick na kasama po raw doon sila Marjuso. Yan, mga ka-Aldab, ay isa na naman pong black propaganda para magahalit ang tao, para wag na lang tangkilikin ang MAC, kasi dihado na po sila . Kumbaga, naghahanap na lang po sila ng atensyon para pag-usapan. Alam po naman natin na ginagawa lang po talaga nila yan para pabagsakin yung Aldab. Hindi po ba? Lalong-lalo na po doon sa mga taong ayaw pa rin maniwala. Sabi ko nga, hinahamong ko, mga Aldab, pumunta po sila sa BDO Bangko sa Santa Maria, Bulacan. At tanungin nila ang teller kung totoo nga po ba ang sinabi ni Lola at pinost niya sa kanyang Facebook o Twitter account na nakita niya sila Mengay at Tisoy. At yung teller po na nagsasabing Sebastian Chudor ang tunay na anak nila Mengay at Tisoy. Yun lang po, hindi po ba? Napakasimpleng tanong. Pupunta at magtatanong lang. Sabi ko nga po, mga ka-Aldab, kung natatakot po silang hindi kasagutin ng mga taga-Bulacan, nagkakamali po sila. Magalang lang na tanong na konting, kumbaga, reporter hindi po ba? Hindi naman may iwasan na, sige, tatanungin kita, pero hindi kita ilalabas sa camera. May tanong lang ako. Ito kasi yung kumakalat sa social media, hindi po ba? Common sense na lang po, mga ka-Aldab, kung hindi sila sasagutin. Hindi naman po bastos sa mga taga-Bulacan na simpleng tanong lang, hindi kayang sagutin, hindi po ba? Pwede niya sabihin, may tanong na sana sagutin mo kasi para din sa kaalaman ng lahat. Kung totoo nga po bang naandyan sila Mengay at si Tisoy nung araw na ito, hindi po ba? Kahit sino siguro, mga ka-Aldab, pagpatigwardya, pag nakipagkwentuhan, imposibleng hindi po makikilala nila si Mengay. O huwag na sabihin na natin hindi si Tisoy, si Mengay na lang. Nakapag sinabing oo, pumunta rito, tapos ang boxing, hindi po ba? Hindi na po, o wala na pong maraming usap-usapan. Yun lang po, napapakasimpleng tanong. Ngayon, kung hindi sumagot yung gwardiya at sinabing hindi ko napansin, pwede ka nang pumunta mismo sa teller. Yun, mga ka-Aldab, direct ang sasabihin sa'yo, hindi ba o siya? Kasi nga po, mga ka-Aldab, napakarami kasing hanggang ngayon ayaw pong maniwala sa relasyon nila Mengay at ni Tisoy. Mas gusto po nilang paniwalaan, mga ka-Aldab, yung sinasabi nating hindi ka panipaniwala. May pagkakataon kasi, mga ka-Aldab, na kahit ano pong gawin natin, hindi po talaga sila naniniwala. Hindi po ba? Alam nyo, mga ka-Aldab, kahit sabihin na po na Mr. Destiny, si Tisoy at si Mengay yan. Ano ngayon? Ibig sabihin, panalo na po tayo. Hindi po ba? Ang problema lang kasi, mga ka-Aldab, ayaw pa rin po nilang maniwala.
ayaw po nila matanggap na madalas kong pumunta o madalas kong magsama sila Mengay at si Tisoy. Mas pinaniniwalaan po kasi nila yung sarsuela. Mas pabor po sila kapag si Tisoy at si Mengay pinag-uusapan. Naayaw na ayaw nila. Hindi po ba? Kaya nga po mga ka-Aldab, napakasimpleng tanong. Bakit hindi po talaga sila pumunta sa Bulacan? Para malaman po nila ang buong istorya. Hindi po yung comment lang po sila ng comment, halos batikusin po nila yung mga tao. Hindi po ba na nag-post at nag-upload ng picture? Eh kung pumunta na lang po sila at direktang tanungin. Well, hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.